Hello mga kabagis, meron na naman tayong isang gagawin. Bale, ito pa isang lumang paglagyan dati ng ano, ng mga food stand, parang food stand. Kaya lang, sa tagal niya na po, nasa tabi lang siya, naulanan. Iniisip ko kung saan ko pwedeng gawin to, na pwede pong pakinabahan, kasi kung nakikita nyo po ano na siya, kinakalawang na siya, at iniisip ko kung i-restore ko siya or i-jajang shop ko na lang siya. Pero nasasayangan po ako, kaya nag-iisip ko anong pwede kong gawin, kaya ibalak ko sanang gawing cut house or parang paglagyan ng mga pusa, kasi yung pusa ko buntis na, kaya dadami na po sila. Ito po, bale, nilagyan ko na rin po ng wire mesh o steel matting, yun ang pang wall ko. Ayan, so yung mga scrap pong mga steel matting ang ginamit ko. Tapos yan po, ayan, tinanggal ko na po yung sa taas niya. Ayan, sayang kasi po kasi yung ano, yung parang frame niya eh. Tapos nalagyan ko na rin po ng gulong. Ayan, yung gulong po galing dito sa may push cart ko dati na ginawa ko rin. So wala rin pong nasayang. Tapos yan po, yung gulong na yan, yan kinabit ko sa rack para madali pong itulak. At ilagyan ko na rin po ng steel matting sa likod niya. Tapos sa side. Ayan. Para maitulak ko po yung dalawang yung gulong kinabit ko. Right? So, malapit na po. Ayan o. Kasya na po siguro sila dyan kung saaling dadami na yung anak ng pusa ko. At alright, so nilagyan ko na sa second layer na yan. Kung napapansin nyo po, yan din yung ginamit ko dun sa ilalim. Yan po mga kabagis. Alright, nilagyan ko po ng butas dyan o kaya pintuan. Bale, diniretso ko na po para madali kong mag-cut para dun sa pintuan niya. Dito rin po, meron din pintuan dyan, saka dito. Ayan. Ayan po. Pwede na po siguro yan. Sayang mo naman po kung itatapon lang, di ba? Ito po yung pinaka second floor niya para dun sa mga babies niya pag may baby na yung pusa. Yan po, nabutasan ko na po yung para dun sa pinto. Bale, tatlo po yan, tatlong pintuan para just in case meron na silang portion sa mga baby. Nilagyan ko po ng scrap din po na ano, corrugated po yung 10mm na mga scrap ko. Yun. Nilagay ko po sila. Natuwa na po sila na meron na silang yun o paunat-unat pa ni kwarto. Kasi dati masyadong maliit yung kwarto nila eh. Buntis po kasi yung black. Kaya ipiprepare ko na po yung paglagyan ng mga kuting. Ayan, kumain na rin po yung mga alaga ko, mga kuting. Ayan, para din sa mga babies. Right, yan lang po muna ang aking nagawa ngayon. Hello, say hi, alright. Maraming salamat po sa panonood. Meron pong Crafts Unscrap na tinatawag, yung mapakinabangan pa, pwede pa.
So, maraming salamat. Kabagis. Please subscribe.